Hello mga palangga. Tinatry ko mga palangga magkanoon, may introduction ba, di ba? Pag may vlog. Hello mga palangga. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa aking lulutuin na recipe. Anyway, pachamba lang 'yan mga palangga ang aking pagluluto. So, ano na, afternoon na dito at saka parang lunch, dinner. Hindi pa kami nag-lunch eh kasi lumabas kami. But ito ang lulutuin ko mga palangga para sa hapunan. Tuna ngayon. Sa probinsya namin, masarap ang tuna kasi pag fresh tapos lagyan ng mga batuan. But since wala tayong mga batuan dito, lalagyan ko na lang ng parang tinola na tuna mga palangga. Lagyan ko ng okra at saka ito. Kalabasa. Kunti lang gamitin ko dito kasi yung kalahati gagawin pakbit. So, kunti lang ihalo ko dito. Tsaka, wala akong ano eh, wala akong malunggay. Kasi wala, hindi ako makabili ng malunggay. Wala naman sa online. Tinay ko. Wala. But ito na lang, yung ganito, tsaka tomato. Tinula ba? Tinula. Tapos lagyan ng kunting asim. Yun lang yun. Ulam namin, tapos rice. Si Chris kasi nag-paint siya sa aming mga patches na mga wall. So, magluluto ako, mga palangga. Okay, samahan nyo ako, okay? Mga palangga. Ito. Ang ating mahiwagang kalabasa. Anuhin ko muna mga palangga. Hatiin ko ng half. So, ito mga palangga, hatiin at hinati ko ng kunti lang eh. Sabi ni Anna, what's that? Si Chris, hindi yan kumakain ng squash noon. Dito, ako lang nakaano niya sa kanya na kumain siya ng squash. Hindi ni Chris kilala itong mga ating mga diba? Mga pagkain, mga gulay natin. At sana may malunggay eh. Wala akong malunggay eh. Basta gulay lang. Lagyan ng tuna. Sabaw. Kasi kung si Chris magluluto mga palangga, ano na naman yan? Hindi Filipino food but okay lang. Minsan. Kakain ng ako talaga, Filipino food talaga ako araw-araw. Hindi ako mabubuhay sa hindi ako mga palangga mabubuhay sa pisa-pisa lang. Kain talaga ako. Lamon. Sa amin, sa Negros, ang tawag nito ay mga gulay na mix ay sari-sari. Sa Ilonggo, laswa. But, minsan ang laswa, walang sahog na yung gulay ng lahat. Dito, nilagay ko na lang tigas ng kalabasa. Ang sarap ng kalabasa, oh. Look, yellow talaga siya. Recently na lang din ako kumakain ng gulay mga palangga. Ang malaki na. Nung ngayon nang tumanda na. Ako kumakain ng gulay na. I don't know why. Sarap pala ng gulay. Kung talagang masanay ka, masarap ang gulay. Tama na siguro to. Dito lang kadami, oh. Tapos okra. Na ito, gusto ko ang okra. Kahit saan, dito pwede mamash. Pwede nga, steam mo lang ang okra eh. Healthy too. Healthy, very healthy. Minsay patawa-tawa nang dahil sa pag-ibig. Kantahan. Pag kumakanta ka daw ng salutuan. Sasarap daw ang iyong luto. Tama ba yun?
Chikahan sa lutuan. Pretend cooking show, Ubrina. Nagpa-vlog-vlog ako mga palangka kasi tinatry namin i-enhance yung aking YouTube. Mapalo ka. Mga palangka, i-follow nyo ako sa mga may YouTube channel, mga palangka, please. Bryna, Pansito and Family yung sa mga vlogs namin at saka yung sa kanta, yun, kasi gusto ko i-separate na lang ang channel sa kanta at saka sa vlogs. Bryna, Pansito lang. Yung ganun, yung kung ano ang pangalan dito sa aking YouTube, Facebook, ganun dun yun sa YouTube, mga palangka. Search yung mga palangka, ano. Mag-comment kayo dun mga palangka kasi makikita ko ang mga comment dun kasi di ba kunti lang naman ang nag-comment dun. Maano ko yung accommodate ko yung comment doon kasi mag-uumpisa na akong mag-update ng aming channel. Sayang ah, sa okra o may mga ano, hindi fresh, but it's okay. Pwede na yan. So yan lang yan, sana may ano, sana may iba pang gulay, ano yung saluyot ba? Tignan natin sa fridge kung may saluyot. Oh! I got it. Mayroon akong ano, malunggay, isa pa. Mga palangga, nakahanap ako ng frozen na malunggay. Yay! Ito yun. Ito yun mga ano sa mga taga-US na gustong maglagay ng, except sa mga siguro mga warm area like Florida at may mga pwedeng tumubo doon ang malunggay. But dito kasi sa New York, walang, hindi naman mamatay ang malunggay dito. Kaya, ano, bumili kami ng frozen. Ito, tignan nyo. Lucia horseradish leaves. Ito, malunggay na yan. Ano natin, eh. So, para... Sarap talaga ang ano. Saka, healthy to. But anyway, dahil hindi ako palagi nakakakain ng malunggay mga palangga, umiinom ako ng malunggay powder. Pakita ko. Umiinom ako nito mga palangga o moringa powder. Ganon din yun. Moringa din yun. Kaya lang ginawa ng powder. Nilalagay ko siya sa parang smoothies. Kung ano yung fruit na smoothies para at least may sweetness. Sometimes sa apple juice. Isang kutsara ba? One spoon. Tapos iniinom ko araw-araw kami dalawa ni Chris. Kasi ano daw, kasi di ba ang moringa o malunggay, ano yan, miracle, ano, nakakatulong sa high blood pressure. Thank God, ano, nakakatulong siya, but hindi ko damihan kasi di ba, ano, hindi, nakaka-low din. Basta isa lang, isang inuman lang, isang spoon lang na maliit. Sometimes teaspoon. I'm talking to them that we're drinking this. Come here, say something. Where's Chris? We'll do a review about the moringa. So, what I did every day? Hand me a cup of green stuff and says, drink this. And it's like chalk. Chalk. It yeah. Doesn't mix well. It doesn't taste bad, actually. It looks green. It's very green. Very, very green. It doesn't mix well. It doesn't taste bad. Yeah. It just doesn't mix. The texture is just different. Anna, come here. Get Anna, darling. Come here. Over here. Over here. Just show Anna here. I'm going to go paint. Magpa-paint si Chris. Come here. Over here. Here's my cover. I'm ready to paint. Magpa-paint si Chris. I-ano natin. I-show natin. I'm going to take my shirt. I want to show to them. I want to cover the shorts. Well, ayaw ni Chris. Well, hindi naman sa ayaw, but... Umiinom siya ng ano, hindi niya, wala siyang wagawa dahil pinipilit ko siya. Maganda kasi ito sa mga arthritis, sa high blood pressure, sa lahat yata yung malunggay na powder. Subukan niyo mga palangga. Mura lang ito eh. Kasi wala namang, kung may dahon sana dito, eh di kakain na lang araw-araw. But wala man kasing ano, buti na lang nakakita ako ng isang sa freezer. So, lucky na malalagma ano ko sa aking tinulang tuna. Yan. So, sige. Mag-umpisa na tayo mga palangga. See you soon. So, i-chop na natin ang ano mga palanggas, tuna. Here's our paint for green screen. I don't know if you can see that dot of green. Oh. That's where we're painting our green screen probably tomorrow or the next day. Ayusin doon ni Chris ang aking green screen sa baba. Mag-paint siya doon kasi na lusaw. Since we have the floor painted, it tends to get scuffed up. Yeah.
I'm so short, I have to go down my knees. Here. Since we're painting the floor and the wall for the green screen. Carry Anna. Oh, Anna found money. Carry Anna. 2 trillion more of these, I'll be rich. Since we paint the floor and we also have a laundry machine, clothes dryer, everything else down there, it always gets scuffed up. So every 6 months or so after we paint it, it's not too bad. $20 for the paint or so, and a couple hours of time, that's it. Go back to you. Now back to the cooking. Ano mga palangga, nag-ano si Face, kita nyo ang ano, sinachap ko. Mag-paint siya ng ano, ng green screen sa baba. Alam mo, ang hirap ng ano ang tuna. Frozen eh. But, nagutom na. Sige rin lang. Chop-chop na lang. Ang damihan ko pala ng tuna. But, okay lang yun kasi kumakain naman sila ng tuna eh. So, ito. Ito ang ating tuna steak, mga palangga, na lalagyan natin ng mga gulay. Parang tinula siya na may mga gulay-gulay. Ito yung gulay natin. Tsaka yung ating frozen na malunggay. Ganun lang yun. Pag-boil ng water, yun na yun, mga palangga. Tapos lagyan natin ng mix. Tignan natin ang mix. Kuha tayo ng mix. Mga palangga, kalahati lang ito. Yun na yun. Taste na yun. Parang sour. Yun na yun, mga palangga. Sige. Alright. Yan, mga palangga, nilagay ko na ang mga green onions, tsaka onions, tsaka tomato para i-boil. Tapos para tinula lang yan. Pag umulo, lagay ang tuna, tapos yun na yun. Tignan natin sila, Chris, doon sa kanilang pinaggagawa na painting. How is it? Well, it's really, watch. It's almost exact same color. I can't tell the difference. Well, not really, you don't know because, it's dark. Well, I know, once it dries, it should be good. We're not trying to change the color. We're just trying to cover up some oopses we had. Yeah. Like here. But if you do just a spot, it's going to look like a freshly painted spot. I know. What our about old house, Our old house we lived in? Yeah. Instead of painting the walls, Anna, they painted spots. What are you doing there? She's playing. You're helping? Everything. Are you helping? I'm just afraid she's going to get paint out that way. Boy, are you helping? Not really. In a pie way. Not really? Helping in Anna Pai way? Really? No. Be careful, darling, huh? Just paint. Darling, not too much because it's really not the same color. You see that? It's what? It's dark. It's darker. Oh, the curtain will cut, but I'm just saying, yeah. I'm doing the whole wall. Oh, really? Okay. I'm spraying through the whole wall. Wall to wall. Might be you'll see a little difference between the walls, but that's it. Alright. Pipinturahan ni Christian kasi para magpantay daw ang mga kulay. Kasi may mga Should I drink all the walls? Mga butas ba sa Yung what we call this, sa frame? Yan, mga butas. O, takpan niya yan. Ana Pai! Is she helping? She is doing Anna Pai helping, which is not really helpful. There's a hole in the floor, there's somewhere in the cable. Right there. She's looking in the basement. Oh, really? Somebody drove right through the floor. Twice. What is that? Maybe a wire? Cable or internet or something. Yeah, Anna Pai! What's in there? What's in there? Okay, I'm gonna go back to my cooking. So, okay, tignan na natin ang ating... Hi, Anna! Anna! Hi! Tignan na natin ang ating niluto na tinulang tuna, mga palangga. Pachamba. Pachamba lang yun. Yan, nilagay ko na, mga palangga, ang tuna. Yan na siya yung, of course, ang ating mga gulay with the tuna. Yun lang yun. Ano na, tapos takpan. Tapos lagyan natin ng sour pag medyo malambot. Yun na, ulam na. Okay, ready na. Ilagay ko na ang maasim. Halahati lang. At lagay ko na ang ating malunggay. Gusto ni Arby last time,
Hindi man maasim. Gusto ni Army maasim na maasim na maasim. But sana kakain siya dito kasi may isda. Hindi man si Army kumakain ng isda. Uy. So, ano? Ano niya mga pala? Kalagi ko na ang ating malunggay. Nandiyan na ang ating frozen. Ang yan, frozen malunggay mga palangga. O, tingnan. Nandiyan na. Lagay ko na. Walang ano. Sa Pilipinas, masarap magluto ng tinula doon kasi fresca lahat. Ito, ang malunggay natin ay frozen. But okay na yan. Fries na yan. Ah, maya-maya. Pwede nang makumain. O, yay, mga palangga. Ito na. If you see, mga palangga, tignan natin ang tuna. Oh, it looks really, 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 really perfect. Oh, yan. At saka, tikman na natin. Sige. Ang malunggay ay na. Tikman na natin kasi hindi. Walang salt yan, mga palangga. Sige, subukan natin. Wala na ang aking tripod eh. So, ito na lang. Mainit to. But, subukan na natin kung ano. Okay na. Alam niyo mga palangga, wala tong walang salt 'yan. Wala siyang salt. Lang 'yan, yung kunting pampaasim mga palangga, kahit walang salt mga palangga. Basta may may tomato at saka may mga gulay. Na siya, magte-taste na siya. Better, wala, kahit walang, basta itong tomato nagbibigay yata ng lasa. Walang salt yan, ito lang yan, at kalahati ng tamarind. Na so yun na yun. Eating time na. Tayin natin yan. Luto na. Ang sarap ng tinula na tuna, mga palangga. Ganyan ako, mga palangga. Sus ko, ito, lumaki ako sa mga isda. Kaya pag isda talaga ang ulam, nako. Gustong-gusto ko yan. Ito, oh. Yan. Yan, healthy na pagkain. Ito healthy na pagkain except sa yung sodium na dinagdag, but hindi ko naman nilagyan na maraming kasi wala din namang lasa kung hindi natin lagyan ng di ba, ng kunting sodium. But ito, kalahati lang nito, mayroon pang half. Utos, wala ng salt, yun na yun, ulam na yun. Tawagin ko na si Chris kung ready na siya kakain, busy pa siya eh. Why now? Because it's dinner time now. Ana. Papa, your blanket is here. Like this on? Over here. Daddy, wait first. Wait first. Yeah. Love you. Thank you for watching. Mama. Kakain na ako mga palangga ng excited na ako sa aking niluto na tuna na tinula na pachamba. Thank you for watching mga palangga. I love you all.